Yes, na natin po ako ngayon sa Dalawa, Cycling fans, kasama po natin dito ang isa sa mga surviving reporters, news anchor ng Marlboro Tour at Tour of Luzon during in the 1970s and 1980s. Siya po si Mr. Ed Badwa. So, Sir Ed Badwa, ano masasabi niyo dito sa mga yung coverage, yung difference between the coverage ngayon sa kayong coverage ng 1970s and 1980s? Ay, malaki ang gap. Una-una noon, pawis, dugo, alikabok. At pagka tagtag ang aming tinamo. Ngayon, nagaganda na ng mga kalsada na dinadaanan ngayon ng mga siklista. Yung kanilang mga gamit na mga bisikleta ay napakaganda na, napakagaan, brandabat, napakamahal. Samantalang noon ay rigtag ang ginagamit ng mga siklista. Kung minsan ay talagang nahihirapan sila, kung maplatan it took them some few minutes bago sila magtakbo ulit. Samantala ngayon, automatic na. Halos kung masiraan o pumutok yung goma, kagad-agad papalitan because of the technology that they used out. Yung mga reporters din noon, ay ibang-iba sa mga reporters na yun. Sabagkat noon ay talagang single sideband, walkie-talkie, handheld ang aming ginagamit at telepono. Kung minsan nagkakaputulan ng telepono, nawawala. Pero ngayon, because of the wireless communication system, kagaya ng iPhone at saka yung lahat smartphone ay nagagawa na. Napakadali ngayon ang mag-cover. Well, hindi ko naman sinasabi na napakadali, pero ihahambing natin ang coverage ngayon sa noon ay di hamak na mas madali ngayon. So, nabanggit nyo rin kanina na nagkakaroon din pala ng mga disruption with regards sa communication. Hindi lang pala yung mga coverage niya sa Facebook, mga live stream reporter na naka-experience. Kaya ngayon nakaka-experience ng disruption with regards sa delivery ng mga updates sa cycling. Nagkakaroon din pala kahit telepon or handheld. Yes. So, paano yung klaseng disruption na nangyayari doon? Ay, kung hindi umaandar yung repeater, patay na. Yung mga repeater na naka-install sa... Ibang mga bundok. Oo, ngayon nga, ini-install yan. So ganon. So, kailangan pa rin talaga ng isang repeater or isang tower para i... Yan ang carrying, signal carrying yung mga repeater. Ibinabato from the ground, pagkatapos from the repeater, kaya nga repeater pumupunta sa mga radio sets. So, sa madalas nangyayari yan sa mga bulubundukin or nagkakaano rin dito sa bulubundukin din? Katulad din pala ngayon. O may tinatawag na dead spot. Kasi may mga dead spot hanggang ngayon, mayroon pang dead spot. So, ano memorable experience mo dyan sa Marlboro Tour? Yung mga nakita mong, mga pangyayari na aksidente or mga naplatan or individual? Oo, may mga na-aksidente. May mga sumemplang. Ano madalas na saan sila na-aksidente? Sa mga sumemplang. Sa mga sumemplang. Sa mga babak. May na-experience ka naman nahulog sa bangin? Wala naman nahulog sa bangin. Mayroon lang bumangga sa bato doon sa Nagillian Road na itinamatay ng siklista. So may mga tragic experience ka dyan sa mga... So you... M1 si Earl Sapilino at M2 kayo si Bar Samson, Baldomingo, M3. So as M2, ano ba yung specific group ang nasa M2? Well, ako ay nasa middle pack. So main pack. Main bunch? Peloton? Maaaring sasabihin mong main bunch pero mas marami ro. Mas marami ang mga siklista ro. So, kasi yung lead pack ko minsan na boom. Kung mga konti ang bilang, isa, tatlo, lima. Pero sa main pack, iyan ang talagang telephone. Kumusta ang mga audience natin sa probinsya? Yung pag dumarating na kayo? Yung mga... Iba. Iba ang mga audience nung. No? Talaga nandun sila. Hindi kagaya nun ha. Marami rin ngayon. Pero
mas popular, in other words, parang mas popular dati talagang dinudumog. Oh. Hindi, wala kasi pagkakabalahan mo. Pagkakabalahan ng mga tao. Oo nga, yan. So, during your time as a cycling news anchor way back 1970s and 80s, sino yung mga kilalang mga siklista nun? Well, my memory fails me now. Pero ang maalala ko yung champion na unang-una, si Arsala. Pagkatapos, marami na sumunod. Roberto Eden, Rufino Gambos, Cornelio Padilla, at saka ang nagtagal din ay si Jose Zumalde. Pero talagang nung panahon na yun. Jesse Garcia? Yeah, si Jesse Garcia ay middle part na. Ito mostly kasi ito mga Pangasinenses. Sina Mamerto Eden, Edmundo de Guzman, Gonzalo Recoldos, Remorin, Samson at saka Ruben Carino, saka si Rufino Gabot. Bonsos, mga bonsos. Mga bonsos taga Konyan, taga northern or western Pangasinan. At sila ang noon ay buwang pandila sa mga tour. Tour ng Pika, Tour of Luzon, Tour ng Pilipinas, at siya nga pala. Maalala ko isa sa mga maningning ang pangalan noon ay si Bawi Reynan. So, you were known before as M2 along with Earl Saplino na M1 then M3 bar Samson. So, paano nabuo yung mga mobile unit na numbers na yan, mga radio code? Pangalan lang yan. Original ba sa Malboro yan or sa radyo ng bayan or sa isang broadcasting network? Noon may nag-umpisa yan, hindi pa radyo ng bayan ang tawag sa radyo ng bayan, MPS ko noon. Maharlika Broadcasting Service at Philippine Broadcasting Service. Pagkatapos na lang ng EDSA Revolution 1 at saka nagamit yung radyo ng bayan M1, M2. So during Tour of Luzon, so wala pa pala talagang mga M1, M2, M3 noon? Hindi, wala pa. So, paano kayo napasok dyan sa Tour of Luzon initially? Siguro tiyamba lang. Sabay ba kayo ni Mr. Earl Saplino? Yeah. Sabay na sabay kami. Mga what year yan? Early 70s. So, early 70s. Sapagkat si Earl talaga, concentration niya sports. So, bantalan ako, napalagay lang ako sa sports as somebody who took over some place, no? Kasi ang coverage ko nung na-congress at saka ang presidensya. Ikatlo na lang ang sports. In the mid-1980s, so ito, sagsagan ng Malboro Tour din nun, napasok kayo as a news anchor sa Channel 4 covering also the same spectacle, which is Malboro Tour. Yes. So paano kanila na-recruit mo ng Channel 4? How they discovered you? Oh, Mr. Monsantiano, scouted mo. Istanabar lang. Pagkalabas naging segmented na ang aking participation sa TV. Coverage lang na Luzon at saka yung Marabang. Aside from cycling, ano pa mga kinocover mo during your heyday in the 1980s, 70s? Yeah. Well, ang memorable lang sa akin na games, I covered the SEA Games wherein the Philippines was the overall champion at nakatambal ko sa pag-aal ko on certain days si Senator Freddy Webnon. And he was a very good co-anchor. Eh, siyempre, maraming nalalaman tungkol sa athletics. So, it was a very memorable scene. Although, very brief yung aming pagkakataon din. Doon mismo, sa Rizal Oval. Kailan kayo umalis dyan sa cycling? Kailan kayo nag-about? Noong nag-concentrate. Nag-concentrate na ako sa presidential at congressional. And then, iwan ngayon si Earl Saplino as M1, ano? Then, sino pumalit sa'yo as M2? You're the original M2, eh. So, sino pumalit sa'yo as M2? Hindi ko maalala. Parang yun. Sina Bal Domingo,
di baba. So yun lang ang ating part 1 ng ating teacher ngayon, si former Tour of Luzon and Marlboro Tour News Anchor and Bato. This is doing Bato for Dwayne Entertainment.